Hello guys, hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Ito ay daily tarot reading guys, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panunod. Okay. Earth Signs. Okay, Earth Signs. Nako, nakakaloka. Mayroon ditong okasyon. It's either community occasion, reunion, birthday celebration. Ano ba to? Kasi ano siya eh, collaboration siya. It's either housewarming, house blessing, or kano pa man. Kaso lang, mag-iingat ka. Kasi, for example, inorganize mo itong okasyon na to. Family occasion, or pwedeng reunion sa school, sa pamilya, or sa kung saan pa man. Mayroon ditong magnanakaw ng kaligayahan. May killjoy dito eh. Diba? So yun, pwedeng may meeting kayo today regarding sa okasyon. It's either kasalian, birthday celebration, or kung ano pa man, reunion nga. May isang tao dito na parang killjoy siya. Ayaw niya ng mga suggestions nyo. Ayaw niya ng mga, may iba siyang, ano eh, opinion. So, parang medyo matitrigger ka sa araw na ito. So, yun yung kailangan mong iwasan. Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. May iba sa inyo dito na yun, naghahanda kayo para sa celebration. May iba din sa inyo dito na naghahanda para sa pagpaparenovate ng bahay or pwedeng naghahanda para sa pag-aayos ng mga papeles tungkol sa bahay. If may inheritance ka or ka na pa man. Okay. Wow. May paparating dito guys. Ito ay pera. Diba? Pero hindi pa to sa ngayon. Future siya. Pwedeng kinabukasan. Next week, next month, next year, or next few years. Sinasabi ng barahan na maraming pera ang darating sa'yo. Maraming pera ang mahahawakan mo. Lalo na kung gusto mong magpatayo ng bahay, gusto mong magpa-renovate ng bahay, gusto mong magpakasal, gusto mong mag-celebrate ng renewal of yung vows nyo, or kung ano man to na stability, sinasabi ng barahan na maraming pera ang parating. Pero hindi pa siya sa araw na ito ah. Hindi sa araw na ito. Ito yung future to na page of Pentacles. Okay? So, Five of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na if ever man may isang tao na yun. May isang tao na hindi pabor sa kung ano man ang plano mo. Wag mong parang hayaan na i-spoil niya yung situation. Diba? Tuloy yung celebration. Wag mong ihahang. Wag mong yung tawag dito, ika-cancel dahil lang sa may isang tao na ayaw niya. O parang dalawa, tatlo, or anim. Okay? Pwede siyang nakakaloka. Pwedeng ano to, Capricorn. Okay? Pwedeng ang kausap natin dito is Taurus and Virgo. Kasi itong Capricorn na to, siya yung may ayaw. Or pwedeng ikaw to, Earth Signs. May okasyon na posibleng magaganap. Inorganize ng pamilya mo, ng kaklase mo, ng katrabaho mo, summer vacation, outing. Tapos ikaw, hindi ka pa bored. Parang ganun. So, ayaw mo. So, yun. Lumabas ka daw dito sa restrictions na to. Masyadong makaluma eh. Sinasabi ng barahan na naguguluhan ka. Parang hindi mo alam kung itutuloy mo ba siya or hindi. Okay, parang ganun. So, marami kang negative thoughts, imaginations, overthinking, ano man yan. Kailangan mo ng pasensya kasi sa sobrang ano mo eh, sa sobrang negative mo, nag-iisip ka, advance ka mag-isip eh. Sobrang negative. Kailangan mong pag-isipang mabuti and have strong faith sa sarili mo. Diba? Kailangan mo pakatatag. Kasi kung makikita mo dito,
marami kang belief, mga old belief na kailangan mo nang iwanan sa old or sa past, sa old, sa past. And medyo nawawalan ka ng pasensya. Kasi yung gusto mo hindi nangyayari, parang ikaw ganun. Or the other way around, kailangan mo ng pasensya kasi may isang tao talaga na iti-trigger yung iyong decision making, yung iyong emotion. For example, naka-ready ka na sa isang plano, tapos maraming tao or may group of individual siya na against sila sa plano mo. So, yun. Okay? Sa araw na ito, sinasabi ng barahan na if you're working or may kailangan kang tapusin, kailangan mong mag-focus. Okay? Focus ka. Huwag na huwag kang magmamadali. So, ibig sabihin, huwag nating i-rush. Kung nagtatrabaho ka sa ngayon, kailangan mong bigyan ng focus yung trabaho mo kasi baka magkamali ka. And huwag mong i-rush. Huwag mong tatapusin agad-agad. Okay, so good news. May message ka na matatanggap. Or pwedeng, ang nakikita natin dito, Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus, may balita dito. It's either email, chat, call, na pera. So, pwedeng may magbibigay sa'yo ng pera, or pwedeng may magpapadala sa'yo, or pwedeng may mag-share sa'yo ng blessings niya, or may okasyon nga, may relationship na parating, it's either passion, new hobbies, or kung pa man to na nagbibigay excitement sa'yo. So, sobra kang excited. May nararamdaman kang excitement sa araw na ito, or this week. Excited ka sa paparating na pera, or sa okasyon. Yun lang, kailangan mong alisin yung mga haka-haka na yan. Okay? So, yun, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga issues regarding sa mag-asawa. If may asawa ka na, may ka-living partner or relationship, may mga issue kayo ng karelasyon mo na posibleng matapos na. Family issues, may magkakaaway na magkakapamilya. Posibleng maayos din yung mga issues nyo sa araw na ito or sa linggong ito. May mga mentor. Pwedeng may mga taong tagapagbigay ng advice sa'yo, opinion, ang makakatulong lalo na kung may mga kinakatakutan ka. For example, punong-puno ka ng takot. Hindi mo magawa yung decision making mo kasi natatakot ka. Isang hierophant is pwedeng mother figure, father figure, friends, or relationship na makakatulong siya sa pag-resolve ng fear and pain mo dito. Kasi parang, yun, may mga kinakatakutan ka sa buhay sa ngayon. Ayaw mong harapin, but kailangan mo siyang harapin sa linggong ito. Okay? So, nakikita ko siya dito, mixed emotions, may happiness, excitement, may fear, and unknown, parang ganun. Okay? So, thank you guys, and see you again. Bye!